Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibalik mo kaming muli sa iyong piling at upang ganap na mapakinabangan namin ang 40 na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay, hubugin mo sa iyong aral ang aming kalooban sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, magpakabanal kayo, sapagkat akong Panginoon ay banal. Huwag kayong magnanakaw, manlilin lang, o magsisinungaling. Huwag din kayong manunumpa sa aking pangalan ng walang katotohanan, pagkat iyon ay paglapastangan sa pangalan ko. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ang inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad sa inyong pinapagtrabaho. Huwag ninyong aapihin ang mga bingi at lalagyan ng katitisuran ang daraanan ng mga bulag. Matakot kayo sa Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag kayong hahatol ng walang katarungan upang pagbigyan ang mahirap o suyuin ang mayayaman. Huwag ninyong ipamamalita ang kasiraang puri ng inyong kapwa ni sasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako ang Panginoon. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, pangangaralan mo siya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa
gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan. Nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinigay ng puon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ay sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Yaong paggalang sa puon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan sa iyo ay makalugod, Panginoon ko't kanlungan. O ikaw, nakabulihan kong ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Tumayo na po ang lahat. Sumaiyo niyong Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari kasama ang lahat ng mga anghel at lulukluk sa kanyang maringal na trono. Sa panahon iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya ang sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, hali kayo mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan sa amin at aming pinatuloy o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit
o nasa bilangguan at aming dinalaw. Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid. Sa mga kapatid kong ito, ito ay sa akin ninyo ginawa. At sinabi naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawalan ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran. At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ang tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Maganda humapansin sa ating unang pagbasa sa araw hong ito ang utos ng Diyos sa bayan ng Israel at ang kanyang hamon sa kanila na maging banal sapagkat ang Panginoon ay banal. Ito po ang unang tawag sa atin bilang mga Kristiyano. Tayo ho ay una hong tinatawag na mamuhay ng maikabanalan, mamuhay ng ayon sa utos at turo ng Diyos. Ito po ang unang tawag sa atin at ito po ang paanyaya sa atin lagi ng Panginoon, na mamuhay ng maikabanalan. At kasama dun po sa pamumuhay natin ng maikabanalan ay hindi lamang po ang pagdarasal. Pero kasama din po doon sa ating pamumuhay ng may kabanalan ay ang ating buhay ay ating binabago. Sinusubukan nating hubugin ang ating buhay nang tayo ay buong puso makasunod sa Diyos. Posible ho ito kung bukas tayo sa salita ng Diyos. Tumubuksan natin ang ating puso na pakinggan ang salita ng Diyos, maglaan ng oras at panahon para makinig sa kanyang salita. At mula ho sa pakikinig, ay hinahayaan ho natin na hubugin ng salita ng Diyos ang ating puso at isipan. At hindi ba ito yung paanyaya sa atin ng panahon ng Kwaresma, ang pagtahak ho natin sa pagpapanibago ng ating puso at isip. Ang ating puso na kung dati kulang sa pagmamahal, kulang sa pag-unawa, ngayon ay i-level up naman natin ang ating pagmamalasakit, pagmamahal, at pag-unawa sa kapwa natin. At alam din natin minsan kung may mga paniniwala tayo ni isip na alam natin no, na naglalayo sa atin sa Diyos. Ito din ho ang magandang simula sa pagpapanibago ng ating isipan. Sa pagpapanibago ho ng ating mga isip na akala natin tama, pero hindi naman pala. At minsan ito ho yung impluwensya ng mundo sa atin ngayon. Pag-iisipin tayo na tama, pero sa totoo, mali naman. Iisiping acceptable,
pero sa totoo naman ay salungat sa turo ng Diyos. At ito ho ay ang ating pagtahak sa paglalakbay natin bilang Kristiyano. Ang ating pagyakap sa pamumuhay ng may kabanalan ay nagsisimula ho sa pagpapanibago ng ating puso at isip. At ang ating gabay ay ang kanyang salita. Ang salita na humuhubog sa ating puso, ang salita na nagpapanibago ng ating isip. Kaya ho, sa ating pagsimula at pagtahak sa panahong ito ng Kwaresma, buksan natin ho ang ating kalooban sa paglalakbay na ito. Ang paglalakbay natin tungo sa pagpapanibago ng sarili at higit na ho sa lahat, ang paglalakbay natin tungo sa paglago natin sa ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Amen. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, inihahayag ng Panginoon ang misteryo ng kaharian ng Diyos sa mga taong buong pagmamahal na kumakalinga sa mga dukha at nagugutom. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway maging isang tahanan para sa mga naliligaw ng landas, ulila, mahihina at bigo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mayayamang bansa naway taimtim na magsagawa ng mga hakbang upang makatulong sa pag-unlad ng mahihirap na bansa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga napariwara at mga itinakwil ng lipunan naway maakit sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagkakawang gawa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ating mga tahanan, lugar ng hanap buhay, at sa pamayanang ating kinabibilangan, naway maipalaganap natin ang paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, nababatid namin ang iyong walang hanggang pag-ibig para sa lahat ng tao. Kaya may pagtitiwalang inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa ngalan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Magsipo ang lahat. Tumayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang aming paghahain upang sa iyong pagtataguyod ay pabanalin nito ang aming pamumuhay sa ipagkamit at ipagkamit kami nito ng iyong awa at kapatawaran sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, kami inilalaan ng panahon talino't yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib sa iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ang tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng Panginoon naming Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang
laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan na dumalo sa ating Lenten Recollection bukas, February 28, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito sa ating simbahan. Ang ating pong tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Hans Magdurulang, ang ating parochial vicar. Ang lahat po ay inaanyayahan din sa ating healing mass and service sa darating na March 2, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards o pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng pagwiwisik ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard lamang Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal sa aming pagsasalo ngayon sa iyong banal na piging, naway mapakinabangan ang buong pagkatao namin upang ang iyong kaligtasang dulot ay aming kamtin at ang kagalingang kaloob mo ay ganap na tamasin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran. Bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayo, taglay ang kapayapaan nang poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin.
ang ipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno.